Good day mga papi. Ngayong araw na to, para sa mga newbie na curious pa kung paano magpalit ng manubela. So ngayon, papalitahin ng manubela. Palit natin tong Momo. Yan yung ano eh, minsan-minsan pag nag-iisa ka bigla na lang may nararamdaman kang kakaiba. Tapos bigla nagpapakita sa iyo. What? Momo. Iraulo. Yan, so bubuksan natin 'to. So bago natin 'to buksan mga papi, ang diskarte diyan, mga papi. Tatanggalin mo muna 'tong nut. Pero hindi mo isasagad na talagang totally aalisin 'tong nut. Iiwan mo pa rin, luluwagan lang natin. Kasi bakit? Ang rason po niyan, kalimitan, mahigpit po ito. Mahigpit yung mismong itong wheel adapter niya. Steering wheel adapter. So, kakalugin mo yan. Tendency niyan, kapag yung halimbawa, wala tong nut, ano, kinalug-kalug mo. Biglang siyempre, pwersa mo, papunta sa iyo eh. May tendency yan na pag pwersa mo, either tatama sa mukha mo. Kasamaan pa yan, ang malala doon pag sa ilong mo tumama. Kaya ako nasasabi ito mga papi, kasi nangyari na sa akin. Noong mga panahon pa ng mga Fast and Furious mga papi na palit ng manubela, ng kung ano-ano, na biktima ng mga, ano, mga napapanood sa telebisyon, mga ganyan. So yun, tinamaan ako noon. Kaya ngayon mga papi, para hindi na maulit sa inyo mga papi, bibigay ko yung diskarte mga papi. Ito po, para sa newbie lang ha, sa mga veterano, alam nyo na ito mga papi. Share na lang po kayo. Comment na lang kung may dadagdag po kayo mga papi. So kunin lang natin yung tools natin mga papi. Gamit tayo ng 19. Ayan, kita nyo ba mga papi? Ayan, 19mm ang gagamitin natin. O, salpak mo lang dyan. Tapos kakana natin dito. Pwede rin tie wrench kung meron kayo. Pero kung wala, ito na lang ano, power tools. Okay. Opya, ayun, okay. So naluwagan na natin mga papi, no. So gaya nga ng sabi ko, mag-iiwan tayo ng allowance. Ayun. So nag-iiwan tayo ng kaunti. Ayun, para kasi aalugin natin 'to eh. Ayun oh. Narinyo, ayan. Hanggang sa pag lumuwag na, ayan, yung pwedeng feel, ayun oh. Ayun, pwede nang hilahin. Tsaka nyo to luluwagan ng tuluyan. So luwagan natin mga papi. Kasi alam nyo mga papi, yun nga gaya na sabi ko kanina, kapag ito, wala yung nut na yan, tapos syempre inalug-alug mo, pwersado ka papunta sa'yo, para mong pinukpok ng bato yung mukha mo. Parang ganun mga papi. Kasi ano eh, mapapwersa mong ganun eh. Yun. Pero yun eh, bihira lang. Para lang sa mga engot mga papi na tulad ko nung panahon na yon. Pero anyway, sineshare ko sa inyo mga papi para hindi na maulit. Sabi nga kasi sharing is caring mga papi. Okay? So yan. Oh, so natanggal na natin. Ayun oh, tanggal na. So may mga gearing kasi yan eh, no? Yung mga ngipin. Yun yung minsan naglalock na yan. So ayan. So since natanggal na natin mga papi, and make sure pala mga papi, bago nyo kalasin, make sure na diretso yung manubela ninyo, tapos diretso rin yung gulong ninyo. Ayan. Para siguradong diretso rin yung kabit. Kasi minsan, pag nakapaling yung gulong, tapos syempre kakabit nyo yung manubela, gusto nyo sa diretso, diretsong paraan, magkakaproblema kayo. Pag pinatakbo ninyo, dun nyo na malalaman na pawing pala pag kakabit nyo. So next step, alisin natin itong mga allen. Okay? Pag alis ng allen mga papi, kailangan matyaga kayo. Pag mahigpit, masyado, huwag yung pipilitin. Kasi maliit lang yung allowance yan eh. Nabibilog yan mga papi. So, yung tipong pag lumuwag na, yun, tsaka nyo lang titirahin. Pero pagka mahigpit talaga mga papi, sinhigpit ng mga nanay niyo mga papi, mga jowa ninyo, huwag yung pipilitin. Kasi otherwise, mabibilog. Yun. So, ang diskarte, lalagyan nyo ng WD-40 muna o palalambutin nyo muna. Yan, bubugan nyo yung mga yan. Tapos, tsaka nyo huhugutin. Huwag nyo bibiglang pasok tapos hugot. Dahan-dahan lang mga papi. Okay, so baklasin natin. Okay. So yun mga papi. Ito, nabili ko to sa tropa mga papi. Yan. May konti lang akong ma-share sa inyo mga papi. Kapag tayo ay may tropa,
na nagbebenta ng mga pyesa-pyesa, ganyan-ganyan, eh, maaaring kung kaya nating i-cash, i-cash na natin. Tapos, syempre, normal lang tumawad mga papi, pero wag naman yung tawad to death mga papi. Kasi alam nyo kung bakit, supporta natin yun sa mga tropa natin eh. Kasi mayroong mga ibang senaryo ganito mga papi, may share ko lang. Kapag, limbawa, ako kasi nagbebenta ako ng pyesa, tsaka auto, ganun. Magtatanong sa iyo, pero hindi naman lahat ng tropa mga papi. Mas marami yung tropa ayos, quality mga papi. I'm not against or kung ano man. Na-experience ko lang ito, dun sa isang tropa-tropahan lang mga papi. Ganito. Wala ho tayong bitterness ha. De, joke lang. So ganito mga papi, may share ko lang. Merong tropa magtatanong sa iyo. Pyesa o auto man yan, tanong, daming tanong. Tapos tinanong niya ganto ganyan, oh, tapos sa way sasabihin mo, meron akong ganyan, 'di ba? Auto man yan, oh, meron akong ganyang auto. Baka gusto mo, ganun. O sige, papi, sabihin niya. Pagka ready na ang bibili, sabihin kita, sabihin niya. Tapos oh, after ng usapan ninyo, hindi na magpaparamdam mga papi. Mga 1 week, 2 weeks, 1 month, 3 months, depende. Biglang magme-message sa iyo na, papi. Sasabihin niya, papi, paano yung ganito? Kasi may na-encounter akong ganito ganyan mga papi. O bakit? Ano ba nangyari? Eh kasi yung auto ko ganyan. Magugulat ka na lang. Nakabili pala siya. Halimbawa may bigote ka. Ganun. Nakabili pala siya ng bigote rin. Doon sa kabilang barangay mga papi. Hindi pa sa'yo bumili. Ibig sabihin, nagtanong sa'yo. Binigay mo lahat ng information. Sabay sa iba bumili. Tapos hindi ka pa sinabihan. Tapos kapag ka nasira yung auto, sabay magtatanong uli sa'yo. Nang ganyan-ganyan. Siyempre, ikaw naman, mabait kang tropa. Kikwento mo kung anong dapat nang gawin. Mga ganun mga papi. O, dito naman tayo sa pyesa mga papi. Hello, pare koy. O, dito naman tayo sa mga pyesa, mga tropa ko mga papi. O. Ayan, mga tropahan natin. Mga bata. O. Ayos! Ayan. So, dito naman tayo sa pyesa. Tropa, ano, nagtanong. O, di, siyempre, binigyan mo. Pwede bang discount, ganyan-ganyan-ganyan. Siyempre, bigyan mo discount. Tapos, mamaya, pwede bang ano, utang na lang, bayaran ko sa ganito. Siyempre, mabait ka naman, utang. Ganun. Tapos may makikita mo ulit, may pesos ang binili sa iba naman. Cash, mga papi. Yung mga tipuhang ganun. Eh, iba yung, ito lang masasabi ko lang, iba yung kuripot sa mautak, sa matipid, mga papi. Ang kuripot, yung tipong nagugutom na, ayaw pang kumain, mga ganun. Yung matipid, gutom na, kakain siya. Pero yung siya tipuhang hindi naman magarbo, yun ang matipid, yun ang okay. Eh, yung mautak, yun ang malala mga papi. Magtatanong sa'yo ng pyesa, uutangan sa'yo. Pag sa iba, cash ang bilihan. Ganun mga papi. Diba? Anyway, nakwento ko lang mga papi. Yan ang senaryo natin dito sa ating car industry. So anyway, natanggal na natin mga papi. Papalitan natin ngayon ng bagong wheel hub, steering wheel adapter mga papi. So ito mga papi yung bagong wheel hub adapter natin. So ikakana natin dyan. Make sure mga papi, ito yung contact kasi. Make sure yung contact na yan nakatutok din dito. Dito, okay? Kasi pag hindi, hindi ka makakabusina mga papi. Ayan. So ayan natin ang diretso nya. Teka, hindi pala yan. Ito palang ano natin, itong nananakot sa gabi. Yeah. Okay, alright. Papi, ito siya. So, syempre, isi-sentro mo sa butas. So, ito yung butas niya. So, ngayon, pawing, di ba? So, didiretsuhin natin yan. Okay, pero kabit na muna natin. Para, teka, sakto natin sa butas. Sakto yun, mga papi. So, yan, pawing, di ba? So, mamaya natin diretso yun. Kabit muna natin yung tornilyo niya. Mga papi, ito. Yung kanya, yung lock niya. Nakamatch dito. Yan o. Sa butas niya dito. Okay? So, yan yung ipapasok mo ng tama. Okay? Make sure na bago niya i-fix lahat kung bumubusina. Ayan. So, kaso nito, bumubusina. So, yan mga papi. So, ito yung mga papi ha. Ito nakakalimutan kasi itong cover na to. Okay. Balik na natin to. Make sure na everything is in place mga papi. Bago nyo i-finalize ang paghigpit. Ayan. Okay.
kakabit na natin. Ayun, oh. Okay. Kabit na natin 'to. So, naikabit na mga papi yung ating steering wheel. May busina na rin, all goods. Make sure na bago nyo i-fix lahat mga papi, pinaka-importante yung tornilyo na nandun sa loob mga papi. Yun ang kailangan nyo ayusin muna mga papi. Okay? Pagka mahigpit na yon, all goods na yon, pwede na ninyong higpitan lahat, i-finalize na ninyo mga papi. Alright? So, ganun mga papi. And kaya pala tayo nagpalit ng steering wheel kasi yung stock na ito mga papi is chip off na. Wala na yung mga leather niya, talaga natanggal na. So, for the meantime, wala pa tayong ganun budget. So, ito na muna, mas decente kaysa naman sa dating luma mga papi. Alright? So, yun po. Kung nagustuhan nyo yung video natin mga papi, like, comment, share, and subscribe mga papi. And Papi Power!